Hello mga ka-crazy cake. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko niluluto yung creamy carbonara. So ito ay Pinoy style kasi nga yung original or nakasanayan nating carbonara ay may milk, 'di ba? Pero alam niyo ba na yung totoong carbonara in Rome or in Italy ay hindi sila gumagamit ng milk or cream. So yung ginagamit nila kadalasan para maging creamy yung carbonara nila, gumagamit sila ng egg yolks or whole eggs. And naglalagay sila ng maraming cheese. So tara, samahan nyo kong gumawa ng creamy carbonara. So ayan, ito yung nakasanayan kong way kapag naluluto ako ng pasta. Nagiinit muna ako ng tubig sa heater, and then after nung nagboil na siya, dyan ko na siya ilalagay sa pan para mabilis. So lutuin lang yung pasta based dun sa instruction sa likod ng label. So, ito ay 1/2 kilo lang. So, ayan, lulutuin lang siya. Siguro mga 7 to 10 minutes na pabukal. I-make sure nyo lang na lugay-lugayin nyo or i-mix-mix nyo siya para hindi siya dumikit dun sa ilalim. Actually, nakalimutan ko tong pangalan ng pasta. Basta yan, medyo malapad na maliit. Basta ganyan yan. So, una kong i-fry ay yung ham muna. So, itong carbonara na to ay hindi talaga tinipid. Ang masasabi ko lang talaga, kailangan nyo tong i-try itong recipe na to kasi napakasarap tong carbonara na to. So, alam nyo ba, yung original talaga na carbonara ay hindi sila gumagamit ng ham or bacon. Sa Italy kasi, kadalasan yung ginagamit nila instead na bacon, guanciale or yung tinatawag nila na cured pork cheeks. O diba, dagdag kaalaman naman yan para sa atin. So ayan, naglalagay lang ako ng kaunting oil para lang hindi dumikit yung bacon. So kailangan dried siya or kailangan nag-crunchy-crunchy yung texture niya. So hayaan nyo lang siya dyan kasi magtutubig or mag-create lang yan ng oil. O ayan, luto na yung bacon. So ayan, kunin nyo lang siya and then i-separate. Hindi kasi to non-stick pan kaya dumidikit. So now, gagawin na natin yung sauce. So first, maglagay lang ng 1/4 cup na butter and then magsaute lang ng garlic and onion. Yung mga nasa restaurant, yung ginagamit talaga nila para magsaute ay yung olive oil. Eh, naubusan ako dito ng olive oil kaya butter yung ginamit ko. Pero in fairness, mas masarap talaga kung butter yung gagamitin natin. So ayan, isaute lang natin yung garlic and make sure na hindi mabatok yung garlic, ha? And isunod naman natin yung onion. So ayan, imix-mix nyo lang siya hanggang mag-transparent na yung onion. Onion. Grabe, napakabango talaga nito habang nagluto ako. Tulo laway ko talaga. So, yung next nating ilalagay ay yung mushrooms. So, yung bibilhin nyo ay yung sliced na mushrooms. And then, after natin maglagay ng mushrooms, ilagay na natin yung pork cubes. So, ayan, kailangan talaga constant yung pag-mix ninyo. Kasi nga, gagawa tayo ng white sauce. So, kailangan talaga hindi batok yung nasa mga ingredients sa loob ng white sauce. So, itong nilagay ko ay yung cream of mushrooms na Jolly. Medyo mura kasi yung Jolly, compare mo dun sa iba. So, next, isang pack ng all-purpose cream. Isang malaking alpine. Kung wala naman kayong alpine dyan, you can use any evaporated milk. Mas prefer ko kasi gamitin yung alpine sa kahit anong bagay. Alpine talaga yung ginagamit. So, timplahin lang sa salt and pepper. And then, maglagay din ng 2 teaspoon ng white sugar. So, sundin nyo lang yung recipe or yung sinasabi ko accordingly. So, itong cheese na to, optional lang. Pero nga, hindi talaga tinipid itong carbonara na to. Mas maganda kung lagyan nyo ng cheese. Any cheese will do. Super dali lang talaga gawin itong carbonara na to. And syempre, super sarap. Isa na ito sa mga paborito ng mga anak ko. Niluto ko kasi ito kasi babauni namin. Magsuswimming kasi sila bukas. Kasi nga, pasukan na. Wala nang time na maggala. Kasi nga, syempre focus talaga sila sa pag-aaral nila. So ayan, once kumulo na, ilagay nyo lang yung ham na yung ginprito bala na ham kanina. So ilagay nyo lang dyan and then okay na. So ready na yung sauce natin. So ilagay na natin dito sa pasta. Kailangan talaga maganda yung presentation nito. O diba, kung titingnan nyo, napakadami talaga ng sauce nito. Yung importante kasi sa carbonara, kailangan marami yung sauce. Kasi nga naglagay tayo ng all-purpose cream. So pag nagbugnaw yan, magda-dry yan. Kasi nga basta. Kaya i-make sure nyo talaga pag gumagawa kayo ng carbonara, marami talagang sauce kasi inaabsorb kasi ng pasta yung sauce kaya medyo nagmamala pag after an hour na. So ayan, naglagay lang ako ng parmesan cheese sa itaas, bacon, and nag-spread lang ako ng kaunting basil leaves. So ayan, ready na yung ating creamy carbonara. Kaya sa mga nanonood dyan, huwag nyong palalampasin ito, itry nyo tong recipe na to. Grabe, umaapaw talaga sa sarap. And syempre, mas maganda
maganda itong kainin kung may toasted bread or toasted butter bread. O ayan, bigla akong nagutom. So itong parmesan cheese, optional lang naman kasi medyo may kamahalan ito. Yung isang ganito ay nasa 200 pesos. Pwede rin ito ilagay sa spaghetti ninyo or sa kahit anong pasta. So ayan na, luto na. Ready na yung isang tray ng carbonara. So that's all for today. Hope you like this video. Follow for more.